Bagamat maulan, nagpupuri ako sa Panginoon sapagkat muli tayong tinipon sa dakong banal. Yes, amen. Alam niyo po, itong araw na ito ay special pang muli. Pero bago ko po palawakin, wag po kayong masasawa kung nagkasunod-sunod na ako yung nakikita niyo sa harapan. Ito po ay hindi public demand, insistent public demand, kung hindi po ito ay isang kaatasan. Amen po ba doon? Yes. Araw-araw po ay espesyal. At sa araw na ito, lubhang napaka-espesyal doon sa taong lagi kong binabanggit. Walang iba, kundi ang aming inang pastol na si Mami Beth. Palakpakan po natin ang Diyos na buhay. Sapagkat nga po, ngayon ay kanyang ikapitong anibersaryo nang siya ay tawagin ng Panginoon bilang Elizabeth. Palakpakan po natin muli ang Diyos. Happy anniversary po, Me. Salamat po. Pero gusto ko lamang pong dagdagan na dalawa pa pong kapatid natin ang alam kong nagdiriwang din ang kanilang anibersaryo, kaya lang sa ibang taon. Tama po ba ako na si kapatid na Dory Paligi ay anibersaryo din ang kanyang pagkahirang bilang alagad? Opo. At tanda ko rin po na si kapatid na Gloria ay the same date po yung pagkahirang, magkaiba lamang po ng taon. Natatandaan ko po ine kasi 2 years ago nagbahagi kami, kami po tatlo yung nagbahagi bilang nagdiriwang ng anibersaryo. So magandang umaga po sa inyong lahat. Bagamat masama na naman ang panahon, binabati ko po kayo na hindi po kayo natalo ng inyong damdamin na huwag na akong magpunta kasi masama ang panahon. Hindi po nagtagumpay yung kabilang panig, kundi ang Kristo ang nagtagumpay, kaya kayo'y naririto. Palakpakan po natin ang ating mga sarili. Bago po ako bahagi ng kapraso, gusto ko lamang pong samantalahin ang pagkakataon na pasalamatan ko kayo. Higit sa lahat, ang kapatirang Divine Mercy sa pagbibigay niyo sa akin ng spiritual and moral support nung yumaon na po ang aking mahal na ina. Talaga pong napuspos po ako ng, ayan si kapatid. Kapatid na Glo, di ba anniversary mo ngayon? Palakpakan po natin ang ating kapatid. Napuspos po ako ng kalakasan, spiritually and morally, nang makita ko po ang pagdamay ng kapatirang Divine Mercy. Sapagkat batid ko po, pag may mga patay, halos choir lang yung nagpupunta at ang ilang mga members ng kapatiran, subalit naramdaman ko po ang kanilang pagmamahal ng almost 100% ay nakiramay sa akin. Kaya sa buong kapatirang Divine Mercy, maraming salamat po. Para po akong cellphone na low bat na biglang na recharge nang makita ko po kayo sa pagdamay ninyo sa akin. Kaya't maraming salamat po. Yes po, 7 years ago nang ako po ay mahirang bilang isang alagad. Noong una po, katulad din po ninyo akong tagasunod, pero mas komportable po ang pagsunod ninyo ngayong mga tagasunod sapagkat isa lamang pong lugar yung pinupuntahan ninyo. Unlike po nung panahon po namin, nung second wave ng mga alagad na nahirang, sa iba't ibang lugar po kami nagpupunta. Kung saan po nakahayo ang ating Divine Mercy at ang mahal na ina, sinusundan po namin siya kung saan man po siya hinahayo. Unlike today, nakapirmi na po siya sa Dambana, kaya kung gusto niyo siyang puntahan, isang lugar lang yung pupuntahan ninyo. Tanda ko po noong mga panahon na yon na iba't ibang lugar nga po yung pinupuntahan. Mga lugar na hindi ko dating nararating, tulad po nung Kalantipe, hindi ko po dati nararating yan, yung Masile, yung Mapanike, Bagong Baryo, hindi ko po alam puntahan yan, sa totoo lang po. Subalit nang ako po ay maging tagasunod na katulad ninyo, sa pagsunod ko sa imahe ng ating mahal na Divine Mercy at ng mahal na ina, natutunan ko pong puntahan yung mga lugar na yon. Kaya nga po, pag alam kong may baba, ibababa na siya. Kasi po noon ay 3 araw eh. Halimbawa po, inakyat po sa amin. 3 araw po sa amin. At sa 3rd araw, siya po ay kukuhanin at ililipat sa ibang lugar. Nung mga panahon po na yon, wala pa po akong masyadong kilala. Isang panawagan lang po mula sa Panginoon
na nabighani po ang aking puso at ako po'y nagpasimula na ng pagsunod sa kanya. Ang unang-una ko lang pong nakilala ay si kapatid na Dory, sapagkat kapatid pong Isidora, sapagkat nakilala ko na po siya bilang nanay ng aming estudyante na si Bukalbuko. Kaya kilala ko na po siya. Kaya po noon, pag po may baba, siya po yung una kong kinokontak. Para po mapuntahan ko yung lugar kung saan man po siya nanduroon. At isang pagkakataon po, nagkaroon po ng misyon sa Marikina. Salamat po at ako po nabigyan ng pagkakataon na makasama sa misyon na yon, na napakasarap pong talagang sumama sa misyon sapagkat wala pong oras ang pagdatal ng Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching. Anytime during the mission, dumadatal yung Espiritu sa kanya at siya po ay nangungusap sa amin. At noon nga po, misyon sa Marikina, tandang-tanda ko po ang oras, between 2:30 to 3 o'clock early in the morning, dumaloy po sa kanya ang banal na Espiritu at binendisyonan po niya ang aking mga kamay at sinabi po niya sa akin na simula sa araw na ito, magagamit mo na ang palad mo sa paghaplo sa mga mahal mo sa buhay na mayroong karamdaman. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. So yun na nga po yung naging pasimula. August 27, noon po ako nahirang. At galak na galak po ako sapagkat yung petsang 27 ay napaka-significant sapagkat ang 27, October 27 naman po ang anibersaryo ng ating mahal na Apo Kunching bilang kinilugdan ng banal na Espiritu. Nung una po akong nahihirang, hindi ko po alam kung paano ang maging isang alagad. Hindi po ako nagtatanong, nagpunta po ako dito, binati nila ako sapagkat ako nga daw po yung bagong alagad na nahirang. Gawa nga po nang hindi ko alam kung ano yung mga gampanin ng isang alagad, nag-observe lang po ako. At sa pag-observe ko po, tinuro po sa akin ng banal na Espiritu kung ano nga po ba ang gampanin ng isang alagad. Subalit ang banal na Espiritu po ay mayroong layunin kung bakit niya ako inakay sa banal na lugar na ito. Kung paano ako tumalikod sa aking gawain, at binigyan ko po siya ng importansya na iwanan ko na yung gawain ko at ako'y ganap na makapaglingkod sa kanya. May panawagan po sa akin ng ating Panginoon. Nang ako'y mapunta dito, unang-una po niyang inyata sa akin na, yun na nga po, nabanggit ko na po ito at muli kong uulitin, na magkaroon ng kaayusan ang gawain. Sapagkat noong mga panahon po na yon, kung hindi po ako nagkakamali, hindi ko naman po sinasabing walang kaayusan. Subalit merong nagdaramdam na naunang nagpunta pero hindi nabibigyan agad ng unang atensyon. At yung huling nagpunta, nagkakaroon ng pagkakataon na sila pa yung mauna. Kaya po nung nakarating po ako dito, natatandaan ko po, para po ma-resolve yung ganong mga damdamin, siyempre po damdamin tao, bakit ganun? Alas 9 pa lang, nandun ako, tapos nang ako'y magamot, alas 3 na. Para ekang hindi maganda yung ganon. Kaya umaalis po ng merong sama ng loob. Kaya nga po, nung ako'y napunta dito, ang una pong ginawa, magre-register. Pag nag-register kayo, bibigyan kayo ng numero. At kung saan kayo uupo, depende po doon sa numerong tinanggap ninyo. At pagkatapos po ng mensahe ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, yung lugar po na yon, mga upuan. Sunod-sunod po doon. Doon po tinatawag yung mga pasyente ayon sa kanilang numero at pinauupo doon para haplusin ng mga alagad. Yun po yung pagkakatanda kong kaganapan. Nagkaroon po, tumakbo po ng mahabang panahon na ganun po yung proseso. Nagkaroon din po sa pamamagitan ng pag-aata sa akin na magkaroon ng oras ang gawain. At ang itinakda nga pong oras ay alas 12:30 ng tanghali. Yun na po yung pasimula. Dati po, wala pong oras. Kuminsan po, lalabas po ang mahal na Apo, naghihintay yung mga tao dito, lalabas po ang mahal na Apo, alas 2:30, alas 3, alas 3:30, kaya masyado pong lumuluwat yung oras ng paghihintay. Kaya nga po, sa ata sa akin, tinakdaan po ng oras na ang gawain ay magpapasimula ng 12:30, papasimulan sa Chaplet of Mercy, sa praising song, sa joyful song, sa sharing, saka po yung paglabas ng banal na Espiritu upang magbahagi ng kanyang mensahe. Sa madalit salita, na lagyan na po ng oras
maging ang gawain sa gabi. Dati po'y wala din pong oras ang gawain sa gabi, subalit itinakda din po ng ating Panginoon na iyon ay mapasimulan sa ganap na ika-anim ng gabi. Hanggang ang mahal na Father Jess, madalas na po siyang nagpupunta dito dahil nagkasakit po siya na stroke at sa kalooban ng banal na espiritu, pinadatal siya rito upang maging bahagi ng ating gawain. At ang naging observation po niya ay ganito. Sabi po niya, bakit kailangan pang magkaroon ng bilang? Kung talagang tayo ay kumikilala sa ating Panginoon, hindi na kailangan ng bilang at magkakaroon tayo ng disiplina sa ating sarili na pag nauna kang dumating, ikaw ang mauuna, kaya't yung mga nahuhuli, sana ay hindi sumingit. Kasi yung pagsingit mo, pandaraya po yun eh, hindi po ba? Alam mo na naman na late ka nang dumating, tapos sisingit ka para mahaplos ka agad. Hindi po kayo gagaling pag ganun, kasi nandaya kayo. May mga naunang dumating, pero mahuling mahaplos. Kaya po noon, sa pamamagitan po ni Father Jess, nawala na po yung bilang. Hindi na po gumamit ng bilang. Subalit, sadyang napakabait po ng Panginoon. Kaantabay po ng pagkawala ng bilang, wala na rin pong haplusan. Kaya po ang mga alagad, hindi na po nagahaplos. Nung po ako'y bago-bagong alagad, sadyang isang pagdalisay. Sapagkat, pag napakaraming pasyente, umaabot po kami na bawat isang alagad ang nahahaplos, e lima o mahigit pa. Isa-isa pong hinahaplos yung mga pasyente. May mga pasyente po na akala po nila, sauna bat yung pinuntahan nila, kaya halos buong katawan pinapahaplos nila. Naranasan ko po yung maghaplos ng isang matanda, mga 70 years old and above. Hinaplos ko na po dito sa ulo kasi po noong mga panahon po na yon, pinababatid naman po sa amin ng banal na espiritu kung anong parte ng katawan ang may karamdaman eh. Kaya yun lang po yung hinahaplos namin. Pero meron nga po mga pasyente na halimbawa ang sinabi sa amin eh, pasubali sa tiyan yan may diprensya, hahaplosin namin yung tiyan. Yung pong iba humihirit pa, masakit po yung tuhod ko, masakit po yung likod ko, masakit po yung bato ko. Kaya nga po nagpapara na pong sauna bat na buong katawan ay nahahaplos. Meron po kayo kasing mga pasyenteng ganun. At medyo may kabigatan at may kahirapan din po. Talaga pong sakripisyo. Dahil meron pong mga pasyenteng hinahaplos eh, mga isang buwan na po sigurong hindi naliligo, mga tatlong linggo, mga dalawang linggo. Eh talaga pong paghaplos niyo po dito sa ulo, oras pong tanggalin niyo yung pusod na yan, umaalingasaw na po talaga yung amoy ng kanilang katawan. Subalit, wala pong naririnig sa amin ang pagre-reklamo. Ginagampanan po namin yung aming gampanin ng may taus-pusong pagmamahal pa rin sa kanila. At meron nga po akong nahaplos, hinahaplos ko na siya, dinaing sa akin yung tuhod, lumuhod po akong ganyan sa kanya, hinaplos ko po yung tuhod niya, eh medyo nabuka po yung hita niya, eh talaga po namang siguro po yung... Pero pinilit ko po talagang kayanin. Yan po yung mga sakripisyo ng mga alagad. Siguro po batid naman ng Diyos kung gaano yung mga sakripisyo namin. Kaya po napakabait po niya. Wala na pong haplusan ngayon. Gumagaling na po ang mga pasyente sa pamamagitan po ng matamang pakikinig sa banal na aral na nagpapagaling sa kanilang kaluluwa. Kasunod na po ang pagaling ng kanilang katawan lupa. Palakpakan po natin ang ating Diyos na buhay. Kaya nasabi po talaga namin mga alagad, mahal na mahal tayo ng Panginoon sapagkat ayaw na tayong pahirapan katulad ng mga nakararaang mga panahon. Noon po, meron pa pong dumarating dito na sinasaniban po ng masamang espiritu na talagang nanlalaban. Nakikita ko po talaga yung hirap ng mga kapatid kong alagad kung paano sila nakikibaka doon sa mga pasyente na dinadaluyan po ng masamang espiritu na talagang nanlalaban sa kanila. Kaya nga po napakabait po ng Panginoon. Alam niyo po, nang i-give up ko po yung aking hanap buhay at ako'y maglingkod na ganap sa dambanang ito, hindi po ako nalugi. Tumubo pa po ako sapagkat sa aking paglilingkod, naramdaman ko po yung tunay na kagalakan ng aking puso at kapayapaan ng aking kaisipan. Sapagkat sa dati, wala po akong kapayapaan. Kaya nga po ako nagkasakit ng hindi pagkatulog eh, na ako po'y nagkakasakit
pupunta sa doktor para humingi lang ng reseta upang ako'y makatulog. Pero hindi po pala maganda ang effect nun, yung mahirate yung katawan mo sa pag-inom ng sleeping pills, sapagkat darating po yung panahon na hindi na po papakinggan. Kahit po kayo mag-take ng sleeping pills, hindi pa rin po kayo makakatulog at balisa ang inyong katawan. Subalit na ako po'y mapunta sa banal na lugar na ito, yung po palang sleeping pills na yan, wala po palang makakapantay sa banal na salita ng ating Panginoon. Sapagkat ang banal na salita ng ating Panginoon na pinagsumikapang kong ipasok sa aking isip, sa aking puso, at pinagsumikapang isabuhay, ganun lang po pala kasimple. Magkakaroon po ng kapayapaan ng inyong kaisipan at yung tulog na hindi nababayaran ay ibinibigay ng libre ng ating Panginoon. Palakpakan po natin ng ating Diyos na buhay. At wala nga pong pagsisisi sapagkat itinuro po sa akin ng Panginoon kung paano po ganap na magtitibay. Kaya kahit na anong pagsubok ang dumatal sa buhay, ang kalakasan sa paglaban ay ibinibigay sa atin ng ating Panginoon. Hindi po doon natapos ang aking misyon sa Panginoon. Noong pong 2006, sa pagbibendisyon sa akin ng banal na Espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunching, ibinigay po yung ikalawang pag-aatas. At ito nga po yung pagsulat ng aklat sa piling ng Espiritong Banal na sa awa po sa tulong ng ating Panginoon, nabuo ko po yung aklat. Nabuo po ang aklat sa pamamagitan ng paggamit sa akin ng Panginoon sa aking pagkatao. Sa loob po ng 3 buwan, nabuo yung aklat at naipamigay nung anniversary ng 2007. Yun pa po yung ikalawang misyon kung bakit po ako tinawagan ng Panginoon. Pangatlong misyon na inaasahan ko na magkakaroon na po ng kaganapan, yung pong pangalawang aklat, buo na po eh. Talambuhay ng mga alam. At isa po sa kanila, nasulat po ang mga talambuhay kung paano nila nadama ang Diyos na buhay sa kanilang buhay. Nabuo ko na po iyon. Ang kulang na lang po ay pondo para ito ay ma-imprenta. Kaya ito po ang mga pag-aatas na ibinigay sa akin ng Panginoon na wala pong pagsisisi na kung sa iba, sabi nga po nung mga unang nakakilala sa akin, napakatanga ko raw, bakit ko daw iniwanan yung trabaho ko, at pinagpalit ko daw sa pagpunta-punta ko dito, hindi po kasi nila naunawaan eh. Sapagkat ang isip po nila ay puno ng mga bagay na makamundo. Hindi po nila batid na masigit sa mga bagay na material ay ang kapayapaan ng ating puso't kaisipan ng tanging ang Diyos na buhay lamang ang makapagbibigay. Aanin mo yung maraming pera kung hindi ka naman makatulog. Amen po ba? Aanin mo yung 3 kurso mo, hindi ka naman makatulog. Aanin mo yung napakataas nga ng posisyon mo sa trabaho mo, eh hindi ka naman makatulog. Di hamak na kay sarap na naglilingkod ka sa Panginoon, subalit sa bawat araw, sa bawat oras, ikaw naman ay puspos ng kagalakan at kapayapaan ng kaisipan. Kaya wala pong pagsisisi. Ano man po ang naging kaparaan ng Panginoon sa pagtawag sa akin, taus-puso ko pong pinasasalamatan sapagkat kung hindi po naganap sa buhay ko, hindi ko po alam kung nasaan na po ako ngayon. Sapagkat tahasan ko pong sinasabi, nakalublob sa putikan sa dating buhay. Kasi mayabang, matigas ang puso, hindi marunong mag-unawa, hindi marunong magpatawad. Subalit ang lahat na yan, pinalitan po ng Panginoon yung mga hindi magagandang damdamin na yan. Kaya't naramdaman ko po ang tunay na kagalakan na tanging sa Diyos lamang manggagaling ng tahasan. Hindi ba kayo makatulog sa gabi? Hindi po yan problema. Magpumilit po kayong hanapin ng Panginoon. Siguradong sigurado, kung ang kanyang mga aral ay tatanim sa inyong puso't kaisipan, bibigyan kayo ng mapayapang magdamag. Magandang umaga po at maraming salamat. Very well said. Palakpakan po natin muli ang Diyos na buhay. Salamat po, Mami. Katotohanan pong lahat ng kanyang tinuran. Sapagkat po nung bago-bago ang gawaing ito, totoo po yun at dinatnan ko din po yung paghahayo. Ano nga po ba? Kung meron sa inyo dito nagtatanong, ano ba yung paghahayo? Ano ba? Divine Mercy sa iba't ibang lugar kung saan ito ay mayroong mapalad na pinagbibigyan. Alam niyo po, sa buhay po natin talaga,
everything is temporal. Wala pong permanente. Kung noon po, gaya ng ibinahagi ng inang pastol, talaga pong medyo may kabigatan, sabi niya nga, subalit purihin ang Ama, sadyang mahal tayo ng Panginoon. Ang lahat ng gaang ay pagkakaloob sa atin. Amen po ba doon? Amen. Alam ko po, marami kayong nadinig, napulot at nadama sa ibinahagi ng aming inang pastol, ng aming kapatid na Beth. Ngayon po naman, ang ipakikilala ko sa inyo at ang tatawagin ko, ay isa rin po namin kasamahang alagad. Mapakamahal ko din po itong tao na ito, sapagkat marami pong ipinadama sa akin ang mahal na ina sa kanyang katauhan. Kung kaya po, bagaman, manaka-naka, nag-aasam pa din ako sa twina na mapagturanan. Bangat sabi nga, dahil ikaw ay nasa Panginoon na, dapat nasa iyo na yung inaasam mo. Ganun pa man bilang tao, kahit po sa inang pastol, kapag po nagtuturan sa akin yan, inaangking ko na po, damandaman ko, makakamtan ko ang kagalakan at ang katuparan. Ang tinutukoy ko po sa inyo ay walang iba kundi ang aming kapatid na Dory. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos. Anniversary po. Ama, salamat sa iyo. Sa araw na ito na pinahintulutan mo na ako'y tumayo sa harapan ng mga kapatid ko upang maibahagi ko kung ano tulad nila nung una ako nang ako'y akayin sa dakong ito. Salamat, Ama ko. Batid ko na hindi man karapat-dapat ako. Ngunit ako'y isa sa mga napili mo upang maglingkod sa upasan mo. Nawa, Ama ko. Ako'y makatugon sa bawat panawagan mo. Nawa, Ama ko. Sa tuwing ay makatalima ako sa bawat pag-aatas mo ng ayon sa kalooban mo. Papurit pa sa salamat sa iyo ang muli kong ibinabalik sa iyo. Isang mapagpalang umaga po sa ating lahat sa tanghaling ito. Papuri sa Ama sa araw na ito. Tunay nga po na bilang isang lingkod na naturingan, ito ay isang napakahalagang araw na ibinahagi sa amin. Dati po, ang mahalaga yung araw ng kaarawan mo, ng ikay isilang sa sanlibutan ito. Subalit nang ikaw ay isilang sa pamamagitan ng Espiritong Banal, higit po pala na napakahalaga nito. Paano nga po ba ako naakay sa dakong ito? Sa kalooban ng Ama, sa kapahintulutan niya, nais ko po na ibahagi sa pamamagitan ng awitin. Nawa, Guro, pagkatapos nito, choir pa rin ako. Parang kailan lang ang buhay ko nun, di ko alam kung pasasaan. Pagkat walang alam, kundi ang mabuhay dito sa sanlibutan. Walang inalintana, kundi ang kasiyahan sa katauhan. Walang pakialam kung ano ang nakaganap sa aking kapaligiran. Pagkat noon nga sa kabanalan ay wala pa nga akong kamalayan. Parang kailan lang na ang Ama ako'y tuwiran. Yan ang katotohanan, mga mahal ko. Kung hindi sa kapaitulutan ng Espiritu, di magaganap ito. Kung sa bilang pagkatao na mamarapatin mo, di tuwirang magaganap ito. Ngunit ito ang nasa ng anak ko na tuwirang ibahagi sa inyo.
ialay ang awiting ito. Parang kailan lang ang buhay ko noon, di ko alam kung pasasaan. Pagkat walang alam kundi kung paano ang mabuhay sa sanlibutan. Walang inalintana kundi ang mabigyang kasiyahan ng katauhan. Walang pakialam ang nagaganap sa aking kapaligiran. Pagkat noon nga sa kabanalan ay wala pa akong kamalayan. Parang kailan lang nang ang ama ako'y akayin tuwiran. Sa tambanan, 6 na taon na ngayon ang nakararaan. Dito ko natutunan kung paano ang makinig sa kanyang aral. Sa pamamagitan ng kanyang kinalugdan, Apo Kunching ang pangalan. Dahil dito ay natutunang sumunod sa kalooban. Kaya sa tuwi na ay nagsusumakit, nagpapata na makatalima sa kanya. Tatanda at lilipat rin ako, ngunit ang pag-ibig ko ialay ko sa inyo, mga mahal ko. Dahil dito tayo'y nakasama, tatanda at lilipas rin tayo, ngunit ang aral ng ama na ating natutunan, ipanahan upang makamtan ang buhay na wala. Tatanda at lilipas rin tayo, ngunit ang aral ng ama na ating natutunan, ipanahan upang makamtan ang buhay na wala. Totoo po ba yan? Na ang bawat isa sa atin, yun ang ating minimiti. Bakit nga ba sa tuwi na tayo'y naririto, nagbabatat na susumakit na totoo, upang ang buhay na walang hanggan ay ating makamtan. Salamat sa Ama, purihin siya. Patuloy at patuloy na nag-aalay siya na nagbabahagi mga banal na aral niya sa pamamagitan ng Apo Kunching. Kaya mga kapatid ko, sa bawat araw na tayo'y naririto, huwag nating sayangin ito. Napakapalad natin, pagkat di nga lahat ay nakadamat nakakilala. Laksa-laksa ang tao, subalit mabibilang lamang ang tumatanggap sa kanya. Kaya mga kapatid ko, napakapalad natin ang kinin natin. Kamtin na natin kung ano ang binabahagi sa atin. Tulad ko po, hindi po tulad ng mga ibang kapatid ko. Maraming tinaliktan, maraming tinalikuran. Subalit ako, isa lamang po akong simpleng may bahay. Subalit, gayon pa man, kahit paano ako man ay may tinaliktan. Nagbabatat na susumakit na makatalima sa bawat pag-aatas ng Ama. At yun ang samot dalangin ko sa Kanya,
na huwag na akong mawalay pa sa Kanya, na huwag akong iiwan ng Kanyang Espiritu, pagkat kung sa bilang pagkatao, di ko kakayanin ito. Marami pong nagtuturan sa inyo bilang mga lingkod na naturingan ito. Iba't iba nga pong pinagdadaanan namin, hindi nga lamang namin maisa-isa sa inyo. Subalit, mas higit po kung alam lamang ninyo. Subalit, patuloy-patuloy na kami ay nakikipaglaban, lumalaban, sapagkat alam po namin na sa aming paglaban, hindi po kami nag-iisa. Sa tuwi na ang amay kaantabay kaagapay, kailanman di tayo pababayaan. Hindi lamang po kami mga lingkod, kayo din po mga bilang tagasunod at mga pasyente. Kaya nga mga kapatid ko, ano nga po ba ang laging habilin ng ating Panginoon? Magmahalan tayo, magpalakasan tayo, magdalanginan tayo, upang lahat tayo makapagdagumpay sa bawat misyon na sa atin ay iniatang. Gayun din po, panalangin niyo kami mga lingkod na maging matibay at matatag, na tuwira naming maikipaglaban kung anong ibinahagi sa amin, kung ano ang aming nakamtan, upang maibahagi rin namin sa iba ito, lalo't higit ang ating mahal na Apo Kunching. Kaya mga kapatid ko, huwag na po nating sayangin. Huwag na po tayong ngayon na po, ngayon pa lang, ay ganap na tayo. Ganap na tayong tumanggap sa Kanya upang walang masayang sa bawat pag-aalay Niya. Kung ano po ang pagmimiti namin na madama ninyo, kung ano ang nadama namin. Kaya nga po nakakayanan namin ang lahat ng pinagdadaanan namin dahil sa Ama kumakapit kami. Sa pamamagitan ng Apo Kunching na nagbibigay kalakasan, kaliwanagan sa bawat isa. Kaya po kami ay patuloy at patuloy na kalalaban. Kaya gayon din po kayo mga kapatid ko, kami po sa tuwing ay nagpapatotoo sa inyo at di naman po namin iluluwal ito kung hindi naganap sa buhay namin ito. Kaya nga po nawa, kamtin nating lahat ang tuwing ay binabahagi ng ating Ama. Maraming salamat po. Kapatid na Dali, happy anniversary din po. Salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Yes. Sino nga po ba ang makapagsasabi na kaming mga alagad ay meron ding mga pagdalisay? Halata po ba? Hindi po. Sapagkat nga po, hindi na marapat ipahalata sa inyo, sapagkat nga po, nananalig din kami na sa amin ay humuhugot din kayo ng kalakasan. Amen po ba doon? Amen. Opo, kung kaya't kung ano man ang aming mga pagdalisay, pilit po namin itong pinaglalabanan at sa Ama kami kumakapit upang mapagtagumpayan ang lahat ng iyon. Amen po ba? Alam niyo po, meron pa pong dalawang kapatid ako na mayroon ding anibersaryo sa araw na ito. Subalit ito po ay uyok ng damdamin noong ko pa siya gustong tawagin sapagkat nga po sa araw-araw na ginawa ng Diyos, hindi lang po ako saludo dito sa taon na to. Alam niyo po, mapakamahusay niya kapag nakadaloy lalo ang Espiritu sa Kanya, kahit po nakapikit, nakatitipas siya ng Kanyang organo. Hindi ko po maintindihan, nakapikit na po siya pero patuloy yung kamay niya. Bukod po doon, kung napapansin ninyo, kahit ano ang awitin ng mahal na Apo Kunching, nasusundan niya. Amen po ba doon? Amen. Hindi ko po alam kung ibabahagi niya sa atin ang sikreto, pero alam ko pong hindi magiging marapot ang pagkakataon na ito. Palakpakan po natin ang buhay na Diyos para doon sa ating organito, ang aming kapatid na Alan. Buhay pa ba ang Diyos? Salamat po muli, Ama, sa pagtawag. Salamat po.
Di po ako nabigla pa ako sa panawagan ng ating Panginoon. Totoo po yung sinabi po ng aking kapatid na promise na pag ang Banal na Espiritu po ang umawit, sa ganap po ako'y hindi ko rin po mananawaan sa buong katauhan ko kung paano ko po masunggan yung tono. Subalit sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, wala pong imposible, di po ba? Basta buot taos sa puso mong pagtanggap na sa kapangyarihan ng Banal na Espiritu, talaga pong wala po tayong hindi pwedeng gawin sa kalooban niya. Talaga po ako'y napapapuri at pasalamat sa ating Panginoon na sa atas na tinanggap ko na ito, sa tuwing na ako'y nagsusumakit, nagsusumikap. Ano man nga pagdalisay, kapahintulutan sa ating buhay, talaga pong di natin po maiwasan sapagkat tayo ay tao pa dito sa lupa. Subalit, kung talaga pong taos puso din natin na ang kalooban sa tuwina ng Ama ang pag-ariin natin sa puso at kaisipan natin, talaga pong napakagaan gampanan at gampanin ang kanyang atas. Sapagkat, kung magbibilang tao po ako, hindi ko po magagawa to. Dahil sa kapangyarihan po ng Banal na Espiritu, yun po nagagampanan ko. Salamat po sa ating minamahal na Apokonsing, lalo tigit sa ating Panginoon. Ngayon nga po may pagsubok, pagdalisay sa kabiyak ng puso ko. Ang Ama na lang po nakakabatid, dinudulog na lang po siya sa Ama, na sa tuwin ay ibigyan siya ng kalakasan, katatagan, pagtitibay. Sapagkat, hindi natin hawak ang buhay po natin, di po ba? Segundo, minuto, oras, sa isang iglap, may maramdaman ka sa katawang lupa mo. Kaya po sa tuwin na, kayo po lahat na nandirito, tayo po lahat nandirito, wag na po kayo mag-aalinlangan sa tuwin na ito po lahat, sinasabi namin mga alagad, na ang taong ginagamit, huwag nyo tingnan bilang tao, kundi damhin nyo sa puso nyo. Kailangan na po malinis ang kaisipan nyo, ang puso nyo, para madama nyo ang mga sinasabi at tinuturan na Banal na Espiritu sa katawan ng Mahal na Apokonsing. Ano man po yung mga karamdaman nyo, mga dalahin natin sa buhay natin, mga wala naman po rin ang sa pagkatao nga lang po tayo eh. Subalit, nandyan po ang ating Mahal na Apokonsing na nagbibigay ng katatagan, kalakasan. Tanggapin nyo po. Linisin nyo po yung puso't kasipan nyo. Ang kalooban po sa tuwina ng Amang tanggapin nyo. Sapagkat kung mayroon po kayong mga alinlangan, talaga po hindi nyo madadama ang Panginoon sa buhay nyo. Sapagkat, sabi nga nung sa misa ni na yumaon ng nanay ni Mami Beth na sabi nga ng pare, iisa lang ang buhay, wala nang pangalawang buhay. Talaga pong totoo naman po. Siguro sinasabi natin pangalawang buhay, yung buhay na walang hanggan na ipinangako sa atin ng Panginoon. Kung talagang tayo ay susuko ng auspuso sa ating pagkatao. Sapagkat po, pag hindi natin isinuko natin bubo ating pagkatao sa Panginoon, pag ating pa rin katwiran bilang tao, at hindi natin dinadama ang kalooban ng Diyos, talaga po tayo'y ilulugmok po tayo ng ating kalaban. Kasi hindi mawala sa atin yung kapos sa napbuhay. Kinakapos tayo habang tayo'y nabubuhay dito sa lupa, pangangailangan natin sa katawang lupa. Subalit nandyan po sa tuwina, ang ating Panginoon, nakatunghay po siya, nakagabay po siya, batid niya anuman ang pangangailangan natin sa araw-araw. Na kung siya ang bubo nating tanggapin sa puso natin. Kami po ng kabiyak ng puso ko, ilang taon na po kaming walang hanap buhay mula nung nakilala po namin siya. Sa pagkilos niya po sa buhay namin, talaga pong
Basta magpakatotoo lang po tayo, magpakatapat sa Kanya. Wala pong imposible na hindi niya ibibigay sa atin. Di po ba? Kasi habang malakas pa tayo, kailangan po natin talaga na kilalanin natin ang Diyos. Sa dating buhay po namin, alam namin, kilala namin siya, nagsisimba kami. Marami sa atin, nagtuturan ng ganito sa atin pag nagsishare tayo, na hanggang doon lang pala yung pagkilala natin sa Kanya. Yung pagsimba mo, manalangin ka, lalabas ka, wala na naman, di po ba? Subalit, sa pamagitan po ng ating minamahal na Apokunsing, nung kami talagang sinuko po namin ang buong buhay namin sa Panginoon, naalay po namin lahat sa Kanya. Doon po namin naramdaman na kahit wala ka man, di Kanya pababayaan. Nandyan po siya. Sapagkat, yung pang sinasabi ko, pag lagi ka pang may katwiran sa sarili mo, pagkatao mo, dinudyos mo pa yung pagkatao mo. Sinusunod mo pa yung pagkatao mo. Dinudyos mo, ibig sabihin, lahat, mayroon ka pang katwiran sa pagkatao mo. Kasi hindi pa siya bubong tinanggap sa puso mo. Pag siya bubong tinanggap mo sa puso mo, talaga pong ikaw rin mismo sa sarili mo, paramdaman mong kagalakan sa puso mo. Kasi wala naman tayo ibang pupuntahan na Lahat tayo may kalayaan. Gusto man natin pakinggan sa tuwi na ang salita ng Diyos, kung wala naman sa kalooban natin at hindi natin matatanggap sa sarili natin, sayang lang po. Kasi yung sabi nga ng Panginoon, kung ako'y kinikilala nyo, kung ako'y minamahal nyo, gawin nyo. So, sapagkat wala naman kasi malilim sa ating Panginoon at sa ating banal na espiritu sa katawan niya po. Batid niya. Kayo lang may makaramdaman, nagugulat kayo. Di naman kayo kilala. Ba't nababatid yung karamdaman nyo kung saan kayo tampian ng palad ng banal na espiritu sa katawan niya po? Di ba yun, isang Diyos na buhay na talaga siyang siya po kung talagang kayo itatanggap at magtitiwala. Ang masasabi ko lang po sa inyong lahat, kung talaga pong buo-buo sa kalooban nyo yung pagpunta nyo dito, wala kayong pag-aalinlangan, yung mga dalamati natin sa buhay, hindi mawawala po yan, talagang dito ka pa tao ka pa nga Walang banal nga, sinasabi nga ng banal na Espiritu, walang taong banal. Subalit, pag tinanggap mo siya, pag ang kalooban niya ang laging sinusunod mo, talaga pong, pagkagawa ka lang ng kunting pagkakamali ako po, pag nagkakasala ako, iba na po naramdaman ko. Kasi papadama naman po niya sa amin Kami mga naglilingkod, pag meron kaming kunting nagawang pagkakasala sa kapwa namin, sa salita lang, sa isip lang, nababati ng Espiritu yun. Meron kaming maramdaman sa katawan namin. Kaya kailangan po, pag tinanggap nyo ng Panginoon sa buhay na ang bawat isa sa atin, kailangan po, totoo, mapakatotoo po tayo sa Kanya. Walang hanggang pag-ibig ng Diyos inaalay sa atin, pagpapala. Lahat na po natanggap na natin, tayo lang po ang nagkukulang, di po ba? Kaya pong mabilin ko lang po sa inyo na tanggapin nyo ng buo-buo sa puso nyo ang ating Panginoon at sa taong kinalugdan na ginagamit na ating Panginoong Diyos, pamitan na ba ng Espiritu niya. Huwag po kayong mag-aalinlangan kasi wala na po pong malilihim sa Kanya Nababatin niya kung sino lang yung nanunuri, sino yung nagsusuri sa Kanya. Nababatin niya po yun. Kaya yung sabi ko kanina, karamdaman nyo lang, hindi kayo kilala ng bang Apo Kunsing. Pag nilapitan kayo, nababatid yung karamdaman nyo. Isang patunay po na ang Diyos po ay buhay sa katawan nating minamahal Apo Kunsing sa pangyarihan ng banal na Espiritu. Kaya po tayo lahat, magpakatotoo po tayo sa amin mga lingkod na atas
tinanggap namin sa Panginoon. Ako po, dati, pag mayroong mga tugtog na alam ko eh, linggo, papahinga na namin. Papahinga akong katawang lupa ko, subalit pag atas, hindi po kami makatanggi sa Panginoon. Kasi pag utos, hindi ba pinaya ko na ang utos, tao po yun. Pero pag atas, yun, sa Panginoon po nagangyari. Kasi pag utos, pwede mo tanggi ang tao yun eh. Pero pag atas, hindi ka po makatanggi sa Panginoon. Papadama niya rin sa'yo kung magtatanggi ka sa Kanya. Kaya po kaming mga lingkod, tinanggap namin to ng bubo sa buhay namin. Ano man po, lahat tayo, nagkakasala naman bilang tao, di ba? Kaya po ako, pinupupurihan ko, pinasalamatan nating Diyos sa mga dakila at mga pangyarihan sa lahat, sa katawan ng mahal na po kunsing nagsusumakit, nagsusumikap na ang tinanggap ko sa tinay siyang magarit manguna mula ulo hanggang kalapakan ng pagkatao ko. Na huwag mari ang bilang pagkatao kong kaluban niya sa tinay. Yun po laging samot dalangin ko sa ating Panginoon na ang kaluban niyang magari sa aking buong pagkatao ko. Sapagkat kung hindi po, ito yung sinasabi namin, mahirap na masarap. Masarap lang kasi nakilala mo siya. Nadadama mo siya. Pero pag iniisip mo yung mahirap, talaga po tayo lahat, kahit siya sa inyo, isa sa atin, bawat isa sa atin, talaga pong sa pagbilang tao, maramdaman nyo rin kung ano pong hirap sa buhay. Subalit nga sinabi ko kanina na pag siya ang tinanggap mo ng buo-buo, talaga pong kagalakan din po. Magaan din sa pagkatao mo na talagang hindi kanya pababayaan. Kaya po kayo lahat, sinasabi ko lang po sa inyo, magpakatotoo kayo, tanggalin niyo po yung mga alinlangan sa puso at kaisipan niyo. Kasi, kaya nga ang buhay nga sabi, walang pangalawang buhay. Habang malakas pa tayo, habang may pandinig, hindi ba yung kapon, hindi nyo ba na pag nilayan nyo yung tinuturan na Banal Espiritu, yung mama doon na nakaganon lang sa ano? Yun lang po, isang papatunay na po sa atin, tayo, kumpleto tayo. Kung yun lang po ang pagninilayan natin, yan nga, nabubuhay pa ng Diyos. Wala siyang ano, sapagkat, batin ng Diyos, hindi siya nakakasala eh. Tayo, talaga pong dinimiwasan tayo bilang ano, nagkakasala pa rin. Kaya po, sa tuwina, huwag na po kayong mag-aalinlangan. Sa ganang kayo sa tuwina, tumutungo sa bakong ito, kung talaga pong naramdaman yung Diyos na buhay sa katawan ng ating minamahal na po kunsing, magtiwala po kayo, magpakatapat, magpakatotoo kayo sa tuwina. Tanggapin nyo, suko nyo na po lahat. Sapagkat dalawa lang namang pupuntahan natin, mamili ka lang. Bawat isa sa atin may kalayaan. Gusto mo ng impyerno, gusto mo ng sumama sa kaharian ng Diyos. Gagampanan natin ang bawat isa sa atin kung paano natin gawin. Ako hindi naman po ako talagang ano, kundi yun lang po na ramdaman ko. Na mula nang tinanggap ko ang Panginoon sa buhay ko. Wala na akong inaanap. Kung ano pong nataano namin sa araw-araw, talagang papasalamat ako sa Diyos. Wala na akong hiniling sa Kanya, kundi sa tuwing na huwag niya akong iwanan. Huwag na akong maligaw. Sapagkat po, pag-atas ang tinanggap ko sa Kanya, pag tinalikdan ko pa, baka iba na ang pupuntahan ko. Yung sinasabi ko, baka impyerno na. Hindi ko naman sinasabi na ako pupunta ng langit, pupunta ng impyerno, kundi nagsusumakit pa rin ako, nagsusumikap. Na lahat na ginagawa ko, ang kalooban niya mag-ari at manguna sa buong pagkatao. Yun lang po, maraming salamat. Magandang umaga po sa lahat.
Maraming maraming salamat po. Buhay po ba ang Diyos? Sabi niya po kanina na bigla siya, ano siya'y tawagin ko. Sapagkat ito nga po yung isang udyok ng damdamin noon pa upang ibahagi sa atin kung gaano nga po ang daloy ng banal na espiritu sa kanyang katauhan na nasusundan niya ang bawat awit ng ang banal na espiritu sa katauhan ng ating mahal na Apo Kunchini. Ay gayon din naman po kung paano siyang nagbahagi ngayon sa oras na ito. Napuspos siya ng espiritong banal. Amen po ba doon? Palapakan po natin ng malakas ang buhay na Diyos. Salamat po. At ito po ay isang paanyaya para sa ating lahat. Bukas po ay magdadaos po tayo ng banal na misa sa ganap na ika-anim ng hapon. Ang lahat po ay inaanyayahan. Kung mayroon po kayong oras, panahon, ay pumunta po kayo. Salamat. Ang lahat po ay tumayo upang awitin ang banal na ang aral na itinuro sa atin ng banal na espiritu. Salamat po.